Ayan, magandang umaga mga ka-planters. Ngayong araw ay tayo ay maglilipat ngayon ng Mickey Mouse Caladium. Magre-repat tayo kasi sobrang laki na siya sa kanyang lagayan. Yung Mickey Mouse Caladium na yan, mga ka-planters, dati nabili natin ng 150 pesos. Oo, tama, 150 pesos lamang sa Lukban, Quezon. Tapos ngayon, ganyan na siya kalaki. Sobrang laki na. Yan, di ko masyadong nialagyan ng mga pataba, ng mga, yung mga nabibili sa online, ng mga bilog-bilog na pataba daw. Pusa lang lumaking ganyan. Kaya ililipat natin kasi kulang na yung kanyang lupa. Kaya ililipat natin doon sa malaking paso. Yung malaking paso na yan, kumaka-planters, mura lang nabili ko yan dati. Mga nasa 38 pesos lang pag wholesale. Wholesale kasi ako nabili ng mga paso. 38 pesos lang mga ka-planters. Napakamura pa yun. Ngayon nasa mga 100 something na ganyan kalaki. Dapat pag bibili kayo ng paso, kung marami rin naman kayo mga halaman, wholesale na kayo kumuha kasi magagamit pa rin namin. Kasi marami rin naman kumuha kasi nagbebenta rin naman ako ng mga halaman. Kaya maramihan din ako kumuha. Mas makakatipid kasi tayo. Ayan, papas yun, napakahirap ng tanggalin kasi yung ugat niya punong-puno na. Kaya dandan akong tinatanggal kasi pag kasi nabawasan ng ugat, medyo baka makapekto sa halaman. Kaya dapat wag yung babawasan ng ugat para parang nilipat nyo lang siya. Ayan, papansin nyo, napakataas yun ng Mickey Mouse Caladium ko. Mga nasa 3 feet o kaya 4 feet na ang taas niya. Kaya tapos pinipili ko baka may mga matatalas na bagay sa kanyang lupa. Maka-apekto rin sa ugat. Baka masugatan pag lumalaki na yung ugat. Tapos hinahanap ko rin kung may mga laman na sumisibol. Kasi pwede na nating ipasibol yun para maging isang Mickey Mouse na naman. Pero napansin ko wala naman. Pero dapat maingat tayo sa paglalagay ng lupa. Ayan. Napakadaming lupa ang kailangan yun sa paso na yan. Kaya kailangan kong kumuha ng ibang lupa sa iba kong mga halaman na natutunaw. Kasi mga planters na lahat ng halaman, hindi naman sa may panahon na talagang nawawala o natutunaw na lang kusa. Kahit wala namang hari, hayop o kaya walang mga insekto, talagang natutunaw siya. Marami nga akong natunaw ng mga halaman. Yung natunaw, namatay ng halaman. Kasi panahon nila yun eh. Pero hindi ko tinatapon kasi mga, ayun, may nakuha akong aluhipan sa lupa. Hindi ko ba alam kung makakasira siya sa halaman, pero nakakatakot. Malalaki kasi aluhipan sa amin eh. Talagang tumitira lagi sa lupa sa mga malalamig na lugar. Hindi ko alam kung makamandag din, kaya nag-ingat na lang din ako, pinatay ko lang ng stick. Ayan, pero pa-comment na lang kung nakaka-apekto rin ba ito sa halaman yung aluhipan, kasi insekto rin ito eh. Hindi ko alam kung nakakain ng ugat o yung laman. Ayan, patuloy tayo mga ka-planters. Ayan, wala na ang lupa, kailangan ko na kumuha ng lupa sa ibang halaman ko na namatay. Papansin niyo yung mga nasa likod ko, yung nasa gilid ko. Yan na yung mga halaman kong mga nabibili. Napapansin mo yun, yung parang dragon scale na yun. Nabili ko sa online. Nabuhay ko siya, pero napakaliit ng chance na mabuhay. Binili ko kasi siya ng mga bulb, may mga dahon. Sobrang tagal niya dumating, mga 5 days siya dumating. Ayan, namatay yung iba. Naging dilaw talaga. Tapos tininim ko, out of 30 piece, mga nasa 10 lang ang nabuhay. Kaya napaka-slit ang chance. Dapat bibili kayo ng mga dragon scale. Huwag na ipaship. Sayang din. Bumili na lang kayo sa mga may mga tindahan. Ayan, nilagyan ko ng stick para hindi siya magalaw-galaw hanggang sa umistable na siya dun sa kanyang paso. Ang Mickey Mouse talaga guys, mapapansin nyo, pag minsan lumiliit ang dahon, pag minsan lumalaki. O kaya pag minsan namamatay, pero sumisibol pa rin siya. Kaya dapat talagang masailan din ang Mickey Mouse Caladium alagahan.
Di ko alam kung maraming tubig o dapat medyo tuyo-tuyo yung kanyang lupa. Pero nung nilagay ko siya sa may lilumlang na nauulan na naman siya, hindi naman siya namamatay. Pag malaki na, pero pag mga maliliit na Mickey Mouse, parang maselan. Pero pag malalaking Mickey Mouse, di naman ganun kaselan. Tulad niyang nakikita niyo, malaki na siya kahit ilagay ko na yan sa labas. Okay lang. Basta't naiinitan lang talaga mga Mickey Mouse sa morning sunlight. Mas madali siyang lumaki pag nasisikatan siya ng morning sunlight. Yun lang, morning lang. Huwag tangali, huwag hapon. Kasi manipis ang dahon ng mga Mickey Mouse. Baka masira lang. Pero depende rin sa lugar. Nakadepende sa lugar. Pag sobrang init naman ang lugar tulad sa Maynila, huwag na natin painitan. Morning sunlight, pwede na yun. Pero mga 1 to 2 hours lang. Pero yung tanghali at yung hapon, parang hindi na maganda. Pero sa mga lukban area, yung mga malalamig, mga bundok, baka pwede naman. Hindi ko lang sure kasi iba-iba naman ang klima sa ating lugar. Ayan, nilagay ko na siya sa isang tabi para hindi na siya magalaw-galaw. Kasi mahirap din lagi magagalaw gawa ng ugat, hindi na kumakapit sa lupa. Ayan, ayan lang. Tapos na tayo sa pagrodepat ng ating mga Mickey Mouse galayon. Yung mga gustong bumili, available po lahat ng alaman natin. Message lang po, comment down below. Salamat po.